Hindi naman po. Kasi po nakalabas na po. Hindi na kita sa CT scan. Gano'n siya. Hindi naman naapektuhan yung utak niya. Doon sa CT scan. Nagsasakit pa po siya ngayon. Sumasakit din? Oo, na. Isang magandang araw mga kasikap. Andito tayo ngayon sa San Isidro, bayan po ng Daet. Meron po kasing humingi sa atin ng tulong na si Kuya Richard na na-aksidente po siya. Tara po at samahan nyo kami mga kasikap. Mga kasikap, pasok tayo sa bahay nila. Dito po. Ayan. Kuya Richard, magandang araw sa iyo. Ayan po si Kuya Richard mga kasikap. Naulan na. Siya na po, buta siya kasi wala na ng... Kamusta naman yung buhay mo dito, Kuya Richard? Ay, hirap po talaga sa panahon ngayon, walang trabaho. Kaya na-disgrasya ko sa amin na kaklapture yung aking yung ulo. Yung ulo nyo? Na ko sa BMC, na-accompany na ako doon ng isang linggo. Ilang taon na kayo, Kuya Richard? Ano na po, 30. 30 years old kayo? 30 years old. Yung trabaho nyo po, nagmimina ng ginto? Mina po ako ng ginto, nag-strap po lang ako doon ng 2 buwan kasi kasi ang trabaho ko talaga po sa Manila, nag-uwi ako dito. Tara, simula ng lockdown, hindi na ako nagbalik ng Manila. Hindi na kayo nakabalik. May asawa po ba kayo, Kuya Richard? Meron po dito. Ilan po yung anak nyo? Tatlo po. Tatlo nyo pong anak nyo. Yung panganay, ilang taon po? Panganay po ay 7 taon. Pangalawa? Ay 6 na taon. At ang bunso po kong babae ay 8 buwan. Sa ngayon Kuya Richard, hindi kayo nakapagtrabaho? Hindi na po, wala na po lang ang trabaho. Nagpapagaling lang po. Nagpapagaling kayo? Fracture po ang aking ulo. Kaya dinala po ako sa BMC. Talagang under observation po po talaga. Ito masyadong trabaho. Kailangan may follow-up check-up pa kayo para sa sa ulo nyo? Medyo pala. Saan kayo kumukuha ng pangkain nyo Kuya Richard sa ngayon? Wala talaga po talaga. Alas hinihingi na po. Hinihingi muna, Ayan po si Kuya Richard. Kuya Richard, pwede ba nating silipin yung bahay mo? Tara po. Ayan po yung bahay nila mga kasikap. Ayan, medyo umulan na. Pasukin po natin ang kanilang bahay. Ayan. Ito po pala yung bahay nyo. Ayan. Ito yung anak nyo, nakikituloy lang kayo dito? Ito yung kinukuha na nga po yan, kaya naman magbibigay po kaya talaga. Saan po ba yung tsahe nyo, ate? Nasa ngayon, nasa Barangay Hinipaan. Barangay? Hinipaan po. Hinipaan. Ano pong pangalan nyo, ate? Marilyn po. Ate Marilyn. Ilang taon na po kayo, ate Marilyn? 26 po. 26. Ito yung bunso nyo, May namamatay din po ito, may naglalabas sa tayo ngayon. Kailangan siguro ng check-up, silipin ko lang ate Marilyn yung bahay nyo, ha? Ayan po, ito yung bahay nila mga kasikap po. Itong bahay na to pala mga kasikap, sa tsahe nila parang nakikitira lang sila dito. Ayan po. Saan kayo nagluluto, Kuya Richard? Diyan po, nagluluto kami. Saan po? Dito lang, kapag naulan. Dito? Ayan. Saan yung kuya? Saan yung CR nyo? Wala po kayo CR. Wala kayong CR? Nakikitira lang po kami dito. Nakiki-CR lang kayo sa iba? Eh, pasok po. Yung tubig kuya? May tubig din kayo? Nagihigip po, Pwede, puro repair na lang kasi tinutuloy ang natulog po talaga. Pero may kuryente naman, Nakikita lang po kayo sa... Sa kabila? Sa kabila. Para sa mga bata. Ito yung... Naulan po talaga. Talagang basa po talaga. Tumutulo siya? Umutulo. Talagang bata na. Wala pang pampalit eh. Yun, puro trapal na lang. Ito yung dalawang anak mo? Itong dalawang anak ko. Yung panganay tsaka pangalawa. Lalaki ano? Hirap po talaga panahon ngayon. Walang trabaho. Pagpuna na ng aksidente. Ayan. Kuya Richard, ilang buwan ka na wala ng trabaho? Ngayon, na po. 10 buwan na. 10 buwan na po. 10 buwan na po. Yung pagka-aksidente nyo po ba, wala kayong nakuha, natanggap sa company na pinagtrabahuan nyo? Bali po, wala po kasi financier lang po yung nagkahawak nyo sa minahan. Parang mining lang po. Small mining lang. Hindi ka talaga totaling empleyado doon?
Parang naki-extra lang kayo. Wala man lang silang naibigay na tulong para sa inyo. Nagsama po sa ano, sa BMC, pero po hindi naman totally talagang ano. Nakagamit po ko ng pera. Sa gamot lang. Opo, sa pagkain sa kada po panggatas ng anak, hindi daw po sagutin, totoo po 'yan sinabi niya. Medyo malaki din pala yung fracture sa ulo mo, no? Pwede nga tingnan, Kuya Richard. Ah, medyo malaki yan, no? Ito, nagano talaga siya, parang bunbunan. Nahiwa po ba siyang ganun? Hindi naman po naoperahan. Naoperahan siya? Hindi naman po. Kasi po nakalabas daw po. Ngayon nakita siya si CT scan, nagano siya. Hindi naman naapektuhan yung utak niya doon sa CT scan. Bali, ano, nagsasakit pa po siya ngayon. Sumasakit din? Oo, na-atake po talaga. Gagabi po, nilalangyan pa yan. Sabi nga po nung ano niya, hanggang daw kung pitsa 20 lang ang ano sa kanya. Pag hindi na bumalik, wala na. Ah, sabi nga po, naghanap na sa ibang trabaho. Kasi delikado talaga dun. Pag maulan po talaga, talaga malambot. Lalo nga lambot ang lupa. Sa tingin ko, Kuya Richard, kailangan mo pa siguro ng konting pahinga pa. No? Para ano. Po, isang buwan lang nga po ang bigay. Po, nabibingi ako pag nagsasalita. Hindi masyado. Nabibingi kayo? Naramdaman niyo? Na-connecta po dito sa tinga. Ano? Ano yun, Kuya? Ano ba nangyari doon? Bumagsak kayo? Ano ba? Bali po, binagsakan po ako. Binagsakan ka ng... malambot na... Oldmak. Mga oldmak, saka may bato pong malaki. Ano yung oldmak, Kuya Richard? Yung mga lupa na malalambot po. Ang size doon ay parang galamisa po. Ah, galamisa, parang bumagsak sa ulo mo? Bumagsak po dito. Dito sa bandang tagiliran? Kasi po, kung yung buong ano ng pagkalaki ng lamisa, patay daw po siya. Buti na lang, naka-ilag ka? Naka-ilag ka ba? O... Bali, wala na. Nawalas, nawalan ako ng... Tinamahan ka na? Nawalan ka ba ng malay? No? Nawalan po ako ng malay. Tapos bigla po, binuburuhat na ako ng kasama. Sinugod ka sa ospital? Tapos nagpara, ano po ako ng dugo. Ah, dinura yung dugo. Naglabas dito. Nakita po sa CT scan, dinala po ako ng provincial. Kasi hindi nila kaya dyan. Dinala ako ng BMC. Mga ilang buwan ba kayo sa hospital, Kuya Richard? Wali, inabot po kami ng isang linggo. Isang linggo din, bago nakalabas. Tapos observation doon, follow-up check. Hanggang ngayon po, under observation pa rin. Under observation ka pa ngayon. Okay. Nakabalik ka ba doon, Kuya Richard, sa hospital? Nakabalik po ako doon. Noong 27, nakabalik siya. O, kumusta naman? Ano naman ang sabi ng doktor? Magresita po ng gamot, nandyan. May gamot ka naman, iniinom ngayon. O, mayroon na po. Meron naman. Kaso nga po, yung ampun at problema niya, hindi pa siya pwede pa lang magtrabaho. Magtrabaho, ano? Magtrabaho. Hindi pa ang problema niya. Mga bata. Sa mga bata. Ayusin ka lang yung mga bata. Si ate, ano po bang, ano mo ate, ano pong ginagawa mo? Sa bahay lang kayo, nagbabantay lang nung, mga ano? Po, yung, wala pa po itong maliit ko, nagtitinda po ako dyan. Nagtitinda po kayo, ano? Oo, madaling araw. Di ba kayo yung nabigyan ko rin doon, nung nakaraan, no? Pambili ng ulam. Ay, yung ano po po yun, hipag. Ay, yung hipag mo po yun. Yung po na dati, nung buntis pa ako, nagtitinda po talaga kami. Ngayon, di man po ako kapag-alis at may malit, di man po pwede siya maparaalaga. Tama. Bawal pa man po maparaalaga. Kuya Richard, bibigyan kita ngayon ng pagkakataon para manawagan sa ating viewers na may mabuting puso na pwedeng tumulong po sa inyo, mag-asawa. Dahil marami pong makapanood nito, Kuya Richard. Marami tayong subscriber sa... saang sulok man sa mundo, mga sponsor po natin na nanonood. Ano po yung pwede niyong ihiling sa kanila para sa pamilya niyo po? Ano po, sana po matulungan po ang aking pamilya ngayon pong wala akong trabaho. Kaya mga anak ko po, talagang walang makain, pandidi, wala po talaga akong maibigay. At ako na, naawa na po ako sa kanila. Pati ito pong bahay ko, tinutuluan, wala akong ibili pa ng materials kasi wala po talaga akong trabaho ngayon. Talagang tiis po talaga kami. Tiis kayo, no? Opo. At talagang sobrang hirap po talaga pag ang padre pamilya po talagang walang trabaho. Matrabaho. Yun. Ano lang po, sana po matulungan po ang aming pamilya niyo po. Kahit pambili ng bigas, no? Groceries. Pang gatas, nagagatas po pa. Nagagatas yung anak niyo. Mga anak. Hindi. Ang aking mga anak na nandyan. Hindi po ba siya nag-breastfeed? Ay, hindi po. Puro talaga didi lang po talaga siya. Ha? Didi lang po talaga. Didi lang talaga siya. Kuya Richard, di ba dati nung dito sa kabila, lumapit ka sa akin na nangingi ka ng tulong. So, ito na yun, Kuya Richard. Binalikan na kita. Kasi mga kasikap, itong bahay nila, Kuya Richard, katabi lang po ito nung pinagawa na bahay ni Kuya Bal na apartment style. Ito po, ayan po. Ayan. Tapos sa gilid po sila ng ilog, mga kasikap, mga kalingap.
Ayan. So yun ang hiling mo Kuya Richard, pang gastos sa pamilya mo, pang gatas, pambili ng bigas, ano? Bigas, nakaawa po kung natutuluan po, tapaglaulan po, tagulan na po talaga, tulos, ayan, no? Tumutulog na po talaga. Ano to Kuya, trapa na lang to, nilagay mo lang? Nilagay ko na po yan para hindi ko na pa talaga naayos na wala na pang pangayos. Kinukuha na nga yan sa amin ang tiyain. Kinukuha na po? Opo. Nakikitira lang po talaga kami dito. Wala ba talaga kayong ano Kuya? Wala po talaga kayong bahay. Simula ko nung ano siya bigdi? Dati po nasa Manila talaga po siya nagtatrabaho. Sa Manila po. Ah, sa Manila ka talaga nagtatrabaho. Siguro na lockdown wala na po talaga. Nakitira lang po kami dito. Taga rito ba kayo Kuya Richard sa ano, sa Bicol? Taga dito. Taga Bicol po talaga ako. Ah, taga Bicol ka. Taga dito. Ikaw Kuya, saan ka dito sa Bicol? Sa Camarinesor po. Ah, sur kayo. Naagom ko po talaga dito. Ah, si Ate, taga rito po siya. Ayan. And Kuya Richard, mayroon po akong ibibigay sa iyo na konting tulong lang galing po sa ating sponsor. Ha? Pag mayroon pang magpaabot sa atin ng tulong sa mga nakapanood nito, at babalik ako. Okay po. Ito Kuya Richard, abutin mo po yung tulong galing kay Ma'am Nelly Abante. Ito po, bilangin ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 500 pesos po yan, Kuya Richard. Galing po yan kay Ma'am Nelly Abante Vlog ng Kuwait. Isa din po siyang Bicolana, taga Binson po siya. Oh, na sumusuporta sa ating channel. Ano pong masasabi niyo po kay Ma'am Nelly Abante Vlog? Salamat po, Ma'am Nelly Abante, dito sa tulong po. Malaking pong tulong na po ito para sa aking pamilya, sa mga anak ko. Opo. Sa pang-gasos, pang-pagkain nila. Kasi wala po talaga akong trabaho ngayon. Diyo, gipit talaga, ano? Gipit talaga, sobra po talaga gipit na yun. Ayan. Ay po, papagaling pa ako, kaya na-accident ako sa aking trabaho. Ayan. Ma'am Nelly, nagpapasalamat po si Kuya Richard sa tulong na ibinigay mo po. Ayan po, oh. Ayan, sana Kuya Richard makatulong yan kahit konti. Pagpasensyahan mo na yan sa ngayon. Dahil yan lang muna ang maibigay namin. Malay mo Kuya Richard sa susunod sa mga nakapanood nito at magbigay ng tulong, babalik po kami rito. Maraming salamat po sa tulong po, Ma'am Nelly. Ayan. Maraming salamat din Kuya Richard, ha. Salamat po. Mag-ingat kayo dito at sana makabalik tayo para makatulong ulit para sa inyo, ha. Salamat. Hangad ko Kuya Richard na patuloy yung pagaling mo para makabalik ka na sa trabaho. Opo. Ha. Salamat. Ayan. Salamat. Thank you po Kuya Richard. Maraming salamat.